Iyak ko. Siyempre, umiyak ako kasi naalala ko yung sinabi, tago sa puso, sobrang sakit kaya. Tapos, alam mo, sabi mo, ako gusto ko talaga siya sabi na, alam mo, Sio, kasi kailangan kasi minsan isipin mo rin sila. Kasi hindi ko na masabi kasi iyak yeah, ko. Yaman na. Pero hindi na talaga yung dati kasi. Pero feeling ko kasi baka lumala if ever na. Oo, tapos, yun. Baka kasi, may misinterpret na naman mm-hmm. yung sasabi. Tapos ayoko nang magpaliwala. Okay na yun na nagsubi siya. Eh, nakakausap ko nga lang siya yung luha ko kasi bubos. Paano pa kapag sinasabi, eh, hindi niya pa maintindihan. So, mag-explain ka pa kung umiiyak. Ang hirap na yun. Kuya, nag-usap lang po kami ni Sio tungkol sa hindi po namin pagkakaintindihan. Pero ano bang pinagmulan nito yan? Nagiging ano na po siya, kuya, parang kumbaga kapag nagsasalita po parang medyo pasigaw, ganyan. Tapos hindi niya po minsan iniisip kung ano pong binabato niyang masasakit pong salita sa isang tao. Sobrang takot po ako mapagsigawan pong katulad ng ganun. Kasi nga po, na-experience ko na po siya sa family ko at ayoko na po siyang maulit pa dito, kuya, parang ganun po. Ano ba yung nangyari sa pamilya mo yan na pinagmulan ng ganito mong klase ng takot? Bata pa lang po ako, naririnig ko na po sa kanila yung, kumbaga po kuya, yung masasakit na salita nang hindi pa pwedeng marinig ng isang bata. Pinipilit ko naman maging mabuting ako, pero yun po, hindi po ako perfectong bata. Nakakagawa rin po ako ng mali, pero hindi po yun napapalagpas nila. Kung minsan, nangyayari talaga na kung sino pa yung mga taong inaasahan mo, sila pa yung magbibigo sa'yo. Pero kahit may takot kang nananatili at nararamdaman sa puso mo, ay handa mong patawarin ang mga taong nagkamali sa iyo. Apo, kuya. Sa loob man o sa labas ng aking bahay.